Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Day 100 na mula nang nagpatupad ng lockdown sa Metro Manila. Sa lahat ng mga rehiyon, Metro Manila pa rin ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19. Sa buong bansa, 30,682 na ang lahat ng mga kaso matapos madagdagan ng 630. 467 dito ang fresh cases o test results na lumabas sa huling tatlong araw. 149 ang galing sa Metro Manila, 164 ang mula po sa Central Visayas, 153 naman ang galing sa ibang lugar, habang may isang repatriate na nagpositibo. Tumaas naman ng 250 ang mga gumaling, kaya ngayon ay 8,143 na ang lahat ng mga gumaling. Nadagdaga naman ng 8 ang mga nasawi. So ngayon, 1,177 na ang lahat ng mga namatay. Umarangkada na ang mga modern jeep sa Metro Manila sa ilalim ng ikalawang yugto o phase ng pagbabalik operasyon ng mga pampublikong transportasyon. Hindi punuan ang biyahe para may social distancing, pero ayos lang daw sa mga operator at driver dahil kahit papano'y kikita po sila. Ang pagbiyahe ng mga modern jeep, kung tawagin, ay ikinatuwa rin ng ilang mga pasahero. Yung mga pasahero na dati nagtsatsaga raw na maglakad, nakatutok si Jung Generation. Matapos ang tatlong buwan na nakatenga dahil sa lockdown, pinayagan na ngayon na pumasada ang nasa 300 jeepney sa 15 ruta sa Metro Manila. Pero hindi ito yung mga klase ng jeep na naging bahagi na ng kultura ng Metro Manila, kundi yung mga tinatawag na modern jeepney, makaluma man o moderno. Ang mas importante kay Jevelyn Del Rosario ay may masasakyan na siya ngayon. Noong mga nakarang araw kasi, kailangan niyang maglakad ng 3 oras kapag pumapasok sa trabaho tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para lang makatipid. Malaking ano yon bagay kasi pagdating ko sa bahay talagang pagod ako. Wala na akong ibang magawa. Kasi kailangan mo magpahinga eh. Unlike ngayon, pag may masasakyan, may maiba ka pang magagawa. Sa mga terminal sa Quezon City, bago sumakay, kailangan isulat ng pasahero ang kanyang contact details. Umapak sa sanitizing mat, mag-alkohol ng kamay at magpakuha ng temperatura. 38.4. Tumaas lalo, kanina 38 lang. 13 pasahero lang ang pinapasakay para merong physical distancing. Kahit ganun man, tumatagal pa rin ang paghihintay dahil madalang ang dating ng mga pasahero. Mga 40 minutes ang hinintay ko. Adjust lang ng konti. Wala na po kasing pasahero gaano eh. Yung iba, lumipat na rin po ng ibang ruta. Sa fare matrix na inilabas ng LTFRB, 11 pesos ang minimum fare ng mga modern jeep para sa unang 4 na kilometro at may dagdag na 150 sa mga susunod na kilometro. Mas mahal ito ng 2 piso kumpara sa minimum fare ng tradisyonal na jeep. May palitan pa rin ng bayad at sukli dahil iilan pa lang ang merong beep card para sa cashless payment. Kapag may bagong sakay sa gitna ng biyahe, kailangan din niyang isulat ang kanyang contact details. Yung mga sumasakay mula dun sa terminal, yun ay nasasa ilalim sila sa thermal scanning. Yung problema, yung mga sumasakay sa gitna ng ruta, dahil wala ngang konduktor ang mga unit at wala rin mga thermal scanner, ay hindi na nache-check yung temperatura ng ibang pasahero. Paliwanag ng jeepney operator, bibili pa lang sila ng karagdagang thermal scanner. Medyo kinapos pa po kami ngayon dahil kaumpisa pa lang po namin. Sa isang terminal sa Malinta, Valenzuela, mahaba ang pila ng mga pasaherong naghihintay makasakay. Bago magpasakay, dinidisinfect muna ang loob ng jeepney. Ang mga tumatakbong jeep dito, may konduktor at may scanner. Hindi man cashless lahat, may sistema naman ng pagbabayad sa loob ng jeepney. Merong tray kung saan ilalagay ang bayad. Kahit magsukli po sila, po yung kukuha ng sukli. Mahigpit ding ipinapatupad ang patakaran na yung edad 21 hanggang 59 lang ang pwedeng pasakayin. Binabawal naman talaga yung mga senior eh. Ha? Huwag kayong magalit na eh, ha? Kasi susunod tayo sa patakaran. Laking pasasalamat ang mga operator at driver na pinapabiyahe na sila. Pero kailangan pa rin daw magtiis dahil sa sitwasyon ngayon, maswerte ng 2,000 sila kada araw o halos
kalahati ng normal nilang kita noong bago magka-COVID-19 crisis. Sa Miyerkules, magdadagdag pa ng 9 na ruta, habang 10 ruta naman ang mabubuksan sa Biyernes. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan ang mga bus na bumabiyahe sa Metro Manila pero tila hindi raw ito naramdaman ng ilang commuter. Yung ilang senior citizen nga, inabot ng 3 oras sa pag-aabang ng bus. Nakatutok si Ian Cruz. Kumilala pa tayo, ma'am. Oh, sila. Kumilala po tayo. Ilan? Tapos na ang rush hour pero marami pa rin pasahero sa westbound ng Commonwealth Avenue ang hindi nakakasakay. Ang senior citizen nga na si Lolo Jesus na papuntang LTO, inabot na ng 3 oras sa tapat ng Sandigan Bayan. Di bali ng mainit at maraming kasabayan, sinuong ito ni Lolo Jesus. Wala na po. May bumabamang ilang pasahero, hindi ito garantiyang makakasakay agad. Dalawa. Opo, saka lang. Isa-isa lang. Pero si Lolo Jesus, imbes sa panghinaan ng loob, tuloy lang sa pagsubok. 3 oras na, hindi makasakit, daming tao. Sa tindi ng init, ang ibang senior citizens na ilang oras na rin nasa lansangan, sumilong sa ilalim ng footbridge. Gaya ni Lolo Patricio Pagran Senior na ngayong araw lang daw sasakay ng pampublikong transportasyon, inabot ng 3 oras sa pag-aabang ng masasakyan. Mainit po, di ako pwede mainit kasi pagka binaanin ako sa temperature, baka tumaas yung pressure ko, sabihin na may ano, positive. Si Lolo Virgilio Jimenez, tuwing papara ng bus, kaway ng tsuper na lang ang pirming nakukuhang tugon. Ibig sabihin, wala ng pwesto. May isang oras na eh. Bakit po umaabot ng ganun? Eh, padumarating kasi puno na yung ano, sa daming pasahero. Eh, bakit dumating dito, di na silang papasakay. Gawa ng ano eh, kumplito na. Kalaunan, naglakad na lang si Mang Virgilio. Si Lolo Francisco del Rosario, 2 oras ding nag-abang ng masasakyan. Tila hindi raw ramdam ang sinasabi ng gobyerno na nagdagdag na ng pampublikong bus ngayong araw ng Lunes. Maraming ampos pero kulang pa rin. Ang babaeng ito na may bitbit pa namang aso, ramdam ang hirap sa pagsakay ng bus. Pumayagit na po. Paano yung aso nyo? Dihirap na hirap din. Umiyak na nga ako eh. Ang hirap yung makasakay. Sa area ng Litex, sa westbound ng Commonwealth Avenue pa rin, ramdam naman ang disiplina sa pagsakay ng bus bandang alas 8 ng umaga. Bakit nga hindi? May bantay na taga-task force disiplina, mga taga-dipos, at may pulis na maalalay sa mga pasahero. Pero nang balikan namin, mag-aalas 11 ng umaga ang area ng Litex. Wala nang bantay, kaya kanya-kanya na rin ang diskarte sa pagsakay ng mga pasahero. Kailangan magbaon ng matinding syaga at pasensya, makasakay lang ng bus. Dahil sa ipinatutupad na physical distancing, limitado lamang yung nakakasakay sa mga bus na kagaya nito. Kaya pag humiinto ito doon sa mga itinakdang bus stop, ang nangyayari halos wala ring masakyan yung mga nag-aabang na pasahero. Malaking hamon din sa mga konduktor ang pagkontrol ng mga tao at ang pagtiyak na bago sumakay, nakuha ang body temperature at naispray ng alkohol ang kamay ng mga pasahero. Ramdam din ng mga bus ang bahagyang pagdami ng mga pasahero ngayong araw, pero hindi raw agad masasabing lumaki na rin ang kanilang kita. Mga 35% nadagdag. Pag minsan po, kumikita rin po yung kumpanya, kaunti-kaunti lang po. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pamantong sa barilan ang pagsita ng mga pulis sa magkaangkas sa motorsiklo. Nangyari po yan sa Baclaran, sa Parañaque. Walang helmet na, wala pang face mask. Patay ang isa sa mga pulis, pati na ang isang suspect na napag-alamang may kaso pa lang may kinalaman sa droga. Nakatutok si Emil Sumangi. Rumesponde sa reklamong maingay na nagkakaraoke ang 3 pulis Parañaque sa Barangay Baclaran nang makita nila ang 2 magkaangkas sa motorsiklo na walang suot na helmet at walang face mask. Nang kanilang sitakin, agad bumaba ang nakaangkas. Dinamba siya ng mga pulis saka silang nagpambuno. Habang tumakas ang nakamotorsiklong suspect, di nagtagal, pinutukan ng tumatakbong suspect ang mga pulis. Unang tinamaan si Police Lieutenant Armand Melad. Pero kahit tumba na ang pulis sa kalsada,
makikitang pinutukan pa rin niya ng ilang beses ang suspect na nauwi namamaril pa rin habang papatakas na. Sunod na tinamaan si Police Corporal Alan Baltazar. Hinabol ng isa pang pulis na kasama ni Lieutenant Merad ng suspect at dito niya ito natamaan. Tuwak mo yung isa dyan, niyapos nga po ng pulis. Yun, may pumutok lang, bumakas ako yung pulis. Namatay kinalaunan si Lieutenant Melad, si Corporal Baltazar sa paanaman ng tama. Namatay din kinalaunan ang suspect na si Muammar Sharif. Patuloy naman pinaghahanap ang tumakas na si Joven Vinya. Na-trace din namin na yung baril na ginamit ni, ano, ni Muammar pagbaril kay ano to kay Lieutenant Melad ay ano ko ay registered firearms pala, no? Hinahanap at nireport na po namin yung may-ari, na sana yung may-ari kung pwede pumunta siya sa Parinaque kasi kasama siya sa investigation. Ayon sa NCRPO, may kaso umano si Sharif na may kinalaman sa illegal na droga. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin tayo nauubusan ng kwento ng bayanihan sa gitna ng krisis. Ngayon naman, mga stranded na naghahangad makauwi sa kanilang probinsya ang binigyan ng tiket ng ilang nagmagandang loob. Nakatutok si Rafi Kima. Matapos pagbawalang manatili sa labas ng gate ng Philippine Army Gym, dito na sa Loton Avenue, piniling magkampo ng mga locally stranded individual na nagbabaka sakaling makauwi sa kanilang mga probinsya. Halo-halo na ang mga narito. Karamihan mga OFW na nag-a-apply sa ibang bansa pero inabot ng lockdown. Meron din mga nawalan na ng hanap buhay dito sa Metro Manila at gusto na lang umuwi. Si Bonifacio dati raw mangingisda sa Leyte at nagbaka sakaling makahanap ng trabaho dito sa Metro Manila. Pero inabot na ng COVID-19 pandemic at lockdown. Hindi siya nakahanap ng mapapasukan kaya gusto na lang niyang bumalik sa probinsya. Kasi umaasalan din ako sa ano eh, libre sakay. Umaasalan din ako dun eh. Eh kung may pira lang ako, kumukuha na ako ng sarili kong ticket, eh wala eh. Wala akong mapagkuna ng pira para sa ticket. Si Lola Virginia naman, namamasukan daw dito sa Maynila. Pero namatay daw ang kanyang ina sa Davao, kaya nais na niyang umuwi sa probinsya. Wala rin siyang ticket, tulad ng marami sa mga nandito. Pero kahapon, isang nagmagandang loob ang nakita raw ang kanyang kalagayan dito at binilhan siya ng ticket. Hindi naman nagpakilala, tapos naawa siya sa akin kasi sabi ko, wala pa akong ticket, hindi nila ako pala pasukin. Ang kasamahan ni Lola Virginia na nakilala lang niya dito, nadamay din sa kabaitan ng Good Samaritan. Pati siya, binilhan ng ticket pa uwi sa Davao. Siyempre, feeling blessed kasi nandyan si God. Isipin mo, sino bang magbibigay sa'yo ng kusa, di ba? Yun nga lang, hintay-hintay, yun ang inaalala namin kasi hanggang July 19 pa eh, ang alis. July 19. Pero hindi iisang tao ang nakakita sa mga narito at naantigang loob. Ang negosyanteng si Kitch, nakunan ang eksena ito kagabi kung saan halos mag-agawan sa ipinamimigay na karto ng mga narito para lang may mahigaan. Matapos mamigay ng pagkain, nagdesisyon daw siyang bilhan ng tiket ang ilan sa kanila. Kanina, bumalik siya para kumuha ng detalye ng iba pang LSI para matulungan. Kawawa, sir. Nasa kalsada sila eh. Ako, I'm from Cagayan de Oro City eh. So, in Manila for 15 years. So, parang sobrang nakarelate ako sa kanila being far away from their families. Dahil hindi niya kayang tulungan lahat, nanawagan siya sa mga kaibigan sa social media para sa mga nais mag-sponsor ng tiket. Kanina, mga 3 hours ago, naka 100,000 pesos na donation. So, para 100,000 more, I called the officer kasi sa lobby in charge. He said na there are 55 people dun sa libingan ng mga bayani. Yung kasi wala talagang ticket, sir. Sa ngayon, nasa 367 LSI ang nasa loob ng Philippine Army Gym. Malapit na sa kapasidad nilang 400. Ayaw naman daw nilang magsiksika ng mga stranded na pasahero dito, lalo pat 7 na ang nagpositibo sa rapid test. We have a different facility for them so that hindi sila masama dito sa quarantine area natin dito. Yung social distancing, yung hygiene ng area natin, para safe din yung mga nandito. Lahat naman daw gustong tulungan ng Philippine Army. Pero ang mga may lehitimong ticket lang daw ang pinapayagan nilang pumasok sa kanilang pasilidad. Ang ibang LSI, ikino-coordinate daw nila sa mga LGU para matulungang makauwi. Yung mapoprocess natin na wala dun sa priority na yon, we will refer them to the proper government agency na magbibigay ng remedy sa kanila.
Araw-araw may mga nakaka-uwi naman umanong mga LSI mula dito sa Army Gym. Hanggat nagkakaroon ng espasyo, patuloy naman daw silang tatanggap ng mga stranded na pasahero. Sa ngayon, bagamat ang ibang narito ay walang mga tiket, ipoproseso na rin daw sila ng Philippine Army para hindi sila exposed sa init dito sa labas ng Army Gym. Pero paulit-ulit na paalala ng Philippine Army, ang mga may tiket lang na malapit ng lumipad, ang prioridad nilang tulungan sa ngayon dahil limitado ang espasyo ng kanilang pasilidad. Pero para sa mga naritong desperado ng makauwi, ang makita ng publiko ang kanilang paghihirap, ang tangi daw paraan para sila ay mapansin ng pamahalaan. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Isang guro na mismo ang nagmalasakit at nagbahay-bahay para sa enrollment ng kanyang mga estudyante sa Eastern Samar. Dahil liblib ang kanilang lugar, walang internet signal. Kaya batidin niyang magiging hamon para sa mga bata ang online learning. Bukod pa sa hindi lahat ay may gadget. Nakatutok si Lay Alvin. Halos 2 oras na paglalakad at pagsakay sa motor ang binuno ni Teacher Christine para marating ang Barangay Kandalakit sa Sulat Eastern Samar. Ang mission niya, magbahay-bahay para i-enroll ang mga bata roon. Medyo nahirap lang tayo sa pagpunta sa ibang mga sa ibang bahay kasi yung accessibility ng kanilang daan is mahirap. Pero sa ibang bahay naman, okay naman. Pero isa pang problema ang sumalubong kay Teacher Christine. Walang gadget o internet connection ang mga nakausap niyang magulang. Nahihirapan kami, lalo na sa mga anak ko namin. Kontento lang kami sa pambili namin ng bigas. E ano naman kung bibili pa kami ng mga gadget para makapag-aral ng mga anak namin. Ang panawagan nila, internet at gadget para sa kanilang mga anak. Sa Panabo City, Davao del Norte, Dropbox enrollment ang ipinatupad ng isang elementary school. May plastic cover ang bawat station sa enrollment. Nakasuot ng face mask at face shield ang mga guro at inobserbahan din ang social distancing. Required na mag-face mask ang mga mag-i-enroll. Kailangan ding maghugas muna ng kamay at sumailalim sa temperature check bago pumasok sa eskwelahan. Sa ngayon, 500 na ang nakapag-enroll sa remote enrollment ng paaralan at inaasahang madadagdagan pa ito. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Bukas ang gobyerno na payagan na yung mga tinatawag na backriding, yung pag-aangkas, pero sa mga pribadong motosiklo lamang. Pinaplansya na raw ang mga panuntunan pati yung ika nga safety protocols para dito. Nakatutok si Mark Salazar. Naglipa na sa mga kalye ang magkaangkas sa motorsiklo. Ang mag-asawang ito, 3 beses na raw nasisitang magkaangkas. Pero wala naman daw silang choice. Sana payagan na ho. Kasi gaya niya, kung babiyahe ho, mas mahirapan ho yung mga kapamilya namin na maglakad or mag-commute kasi wala pa naman ho talagang ngayon, ibang transportasyon. Ganyan din ang hiling ni Kat. Sino dapat yung mga kasama mo sa bahay na kailangan din ng ride? Ah, yung mga pinsan ko, ganun. Pumapasok? Oh. Tapos yung kalibin partner ko. Ha? Kalibin partner ko. Ah, na kailangan niya rin ng ride everyday, pumapasok kayo pareho? Yes, yes po. Si Aling Feli, ay napakalayo raw ng nilalakad papuntang palengke o butika. Kung pwede lang daw sana makaangkas sa motor ng anak niya. Wala nga ho, paano ho ba yun? Oo. Ay paano nga ho ba ang ginagawa ninyo pag gano'n? Ayun, mga anak ko na lang. Kami sa karamihan naglalakad din. Ayaw umangkas dahil bawal daw. Tanggap naman ng MMDA na alternatibo talaga ang motorsiklo sa limitadong public transport sa ngayon. Sa totoo lang, hindi rin naman daw nila kayang alamin kung lahat ng nagba-backride ay magkamag-anak. Lalo't kalahating milyon ang motorsiklo sa Metro Manila. Kung lahat po ito lalabas, at lahat po i-inspeksyonin sa checkpoint isa-isa. At kailangan nilang magpatunay na sila ay mag-asawa, magkapatid. Baka po hindi na makatawid yung mga motorsiklo. Makonfirm lang po yung mga IDs na dala nila. Isa sa panukala ay kung pwedeng barangay ang magbigay ng angkas pass sa magkakaanak para may pruweba sila kung sakaling masita sa anti-habal-habal operations. Paalala lang, panukala pa lamang ang lahat. Kaya bawal pa ang angkas sa ngayon.
Siguro sir, bigyan lang ho ng tamang panahon dahil dinadraft po yung guidelines in terms of other safety health protocols ng mga transport agencies like DOTR, MMDA. Pero kasama po natin dito ang DOH, DOST at DPI. So napakadami pong agencies involved para ho mapayagan na rin yung back riding gamit po yung mga pribadong motorsiklo. Ngayong araw dapat bumalik sa biyahe ang 4,600 buses na magseserbisyo sa mga pasahero na hirap pa rin sa masasakyan. Lalo't di pa rin pumapasada ang 200,000 na lumang jeepney sa Metro Manila. Pero mukhang hindi rin naman daw bumiyahe ang mga bus. Hindi pa rin po na-meet yung mga authorized units, no? Yung mga target na units. For example, sa Angat Quezon Avenue, 510 yan. As we monitor po, nasa 300 pa rin po yung bumabiyahe. Pero may mga naspata na ho mga city buses dun po sa mga bagong routes na tinalaga ng LTFRB. Positive naman sila, sir. Pero hindi po ganun kadami as what we're expecting. Pero kung kulang ang bus at walang jeep, bukas daw ang gobyerno sa alternatibo ng motorsiklo at pag-aangkas sa mga pribadong motor lang. Pinag-aaralan ng IATF na payagan ang backriding ng private motorcycles subject to health and safety protocols. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Pinalawig pa ng 7 araw ang special concern area lockdown sa isang bahagi ng barangay Apolonio Samson sa Quezon City dahil nga sa pag-akyat ng kaso ng COVID-19 doon. Habang may lockdown, ipagpapatuloy ang pagtetest sa mga residente. At nakatutok si Salima Refrat. Maagang dumating sa Kaingin Bukid sa Barangay Apolonio Samson ng mga kawani ng Quezon City Health Department para sa unang araw ng enhanced community testing sa mga nasa special concern area lockdown. Sa lugar na ito, target na maswab ang 100 residente kada araw. Pero ang ilan, may alinlangan daw magpatest ulit. Nagpa-rapid test na raw kasi sila noon. Magkaiba ang rapid at swab test. Sa rapid test, antibody lang ang nadedetect, habang sa swab test, mismong virus ang nakikita. Kinailangan tuloy magpaliwanag ng LGU. Sa layunin na malinis at mapigil ang local transmission para po sa ganon, mailigtas namin kayo sa peligro, lalo na ang mga matatanda sa sakit na to. Kasi hindi natin masasabi. Marami kami nakukuha ang resulta kasi rin doon na nag-rapid test sila, negative pero symptomatic, at na nag-PCR test, nag-positive. Wala pang 1 hektarya ang lugar, pero nasa 1,600 na pamilya ang naninirahan dito. Malaking hamon ang social distancing dahil dikit-dikit ang mga bahay. Matatapos na dapat sa Miyerkules ang 14-day lockdown sa lugar. Pero dahil umakyat sa 47 ang mga kumpirmadong kaso rito, palalawigin pa ng 7 araw ang lockdown. Target kasi ng lungsod na matest ng 1 tao kada pamilya para matukoy kung hanggang saan na ang pagkalat ng virus. Dahil sa dami ng kaso, mahigpit yung pinatutupad na special concern area lockdown dito sa Kaingin Bukid sa Barangay Apolonio, Samson. Ang mga outsiders tulad namin hanggang dito lamang sa bungad. At ang tanging pinapayagan na pumasok ay mga taga-barangay at yung mga pulis. Si Nomi Fabia sa bungad lang nakatira. Inaalala niya ang paghaba pa ng lockdown. Sana matapos na. Mahirap po kasi hindi tayo makapaghanap buhay. Si Sunny Osero, araw-araw naghahatid sa outpost ng mga bili ng mga kaanak sa loob ng lockdown area. Hindi kayo makapagtrabaho dahil sa inuuna namin yung pamilya namin sa loob. Pakiusap lang namin ay kooperasyon, yung tulong nila para sa ganun ay ma-lift namin yung pag-lockdown ng lugar nila. Samantala, isinailalim na rin sa special concern area lockdown ang isang bahagi ng King Christian Street sa Kings Point Subdivision sa Barangay Bagbag. May isang nagpositibo kasi rito na nahawa ang 3 sa kanyang mga kasama sa bahay. May 2 pang kalapit bahay ang nagpositibo rin sa virus. Para sa ating lahat po ito, sige na po, pumasok muna kayo sa mga kabahayan ninyo. 14 na araw hindi pwedeng maglabas-masok sa lugar. Sagot ng barangay at LGU ang pagkain at mga pangangailangan ng mga residente. Sineset up na ang mga swab collection booth para sa agad na testing. Nananatili namang nasa special concern area lockdown ang ilang bahagi ng Ermin Garcia Street at Imperial Street sa Barangay E. Rodriguez at Kalye 29 sa Barangay Libis. Sanima Refran, Nakatutok, 24 Oras.
Kung dati rapid antibody test lang, ngayon ang masiguradong PCR test na raw ang gagamitin para sa mga OFW at iba pang stranded sa Metro Manila na ihahatid sa kani-kanilang probinsya. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ito'y para matiyak na walang COVID na mga uuwi. Nakatutok si Joseph Moro. May ilang probinsya noon na walang COVID-19 na nagkaroon bigla ng mga kaso ng sakit tulad halimbawa sa Eastern Visayas. Ang itinuturing dahilan ng mga mababatas sa Eastern Visayas ang ngatid probinsya program ng pamahalaan. Tumaas din ang bilang ng COVID-19 sa Lanao del Sur dahil daw sa mga programang ito. Pero wala raw dapat ikabahala ang mga mababatas, sabi ng Malacanang. Siguro nagpapanik lang yung ilang mga LGUs natin kasi dati wala silang COVID case. Pero wala naman pong problema. Miski magkaroon kayo ng COVID case, i-quarantine nyo lang po at i-isolate at gamutin. Ayon sa Malacanang, re-reviewin na ang mga protokolo yung mga alituntunin na sinusunod sa pagpapauwi ng mga locally stranded individuals sa kani-kanilang mga probinsya. Tatlo raw ang programa, sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang Hatid Provincial Program para sa mga umuuwing OFWs, Hatid Tulong Program para sa mga na-stranded sa Maynila, at Balik Provincial Program na para naman sa mga nais na magtrabaho at manirahan na sa probinsya. Suspendido muna ang Balik Provincial Program pero tuloy ang mga Hatid Program. Dati, rapid test lamang ang ginagawa sa mga pinapauwi pero ngayon daw, ang mas siguradong RT-PCR test na ang gagawin sa kanila para tiyak na wala silang COVID pag-uwi. Kulang lamang daw ang PCR test kaya rapid test ang ginamit noon. Siguro po wala namang lapses. Ang meron po tayo, kakulangan ng testing kits, no? Napakadami po kasi mga OFWs na umuwi. Dahil nga po sa kakulangan, yung mga stranded individuals, pinakuha lang ng mga health certificates at pagdating dun sa lugar na uuwian nila, kung mayroong PCR tests capability, ipi-PCR sila at kung wala naman, 14-day quarantine. Nitong Mayo lamang, mahigit 50,000 ang umuwing OFW sa Binondole at ginamit sa kanila ang mga RT-PCR test. Pero sabi ni Roque, may padating na 8 milyong RT-PCR testing kits. Ang mga quarantine protocols din ang inaalala ng gobyerno sa pagdedesisyon kung papayagan ng bumiyahe ang mga provincial bus. Dapat kasi kasama na sa pagpapatupad ng phase 2 ngayong araw ang pag-arangkada ng mga provincial bus. Pero sa provincial bus, paano? Parang walang kinabukasan? Ay, alam mo kasi nakasalalay din po yan doon sa estado ng quarantine na applicable sa mga area. Kasi syempre, pag inalaw mo ng provincial buses, magkakaroon talaga ng cross-border movements na. No? Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Bago matapos ang buwan, posible na rin bumiyahe ang mga UV Express. Yung mga tradisyonal na mga jeep naman, papayagan daw pumasada kung kulang pa rin ang mga UV Express, pati na po yung mga modern jeep, ika nga. At kung nasa maayos na kondisyon pa ang mga ito, Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit 3 buwan ng tenga ang mga UV Express van na ito. Umasa silang makapasada na uli ngayong araw pero naudlot dahil pinaplantsa pa raw ng LTFRB ang guidelines. Kaunting hintay pa, sabi ng IATF, baka pwede na bago matapos ang buwang ito. Kapag nakapasada na raw ang mga modern jeep, UV Express naman. Pero umaaray na ang mga UV Express operator. Nagpatong-patong na raw ang babayaran ng karamihang may utang pa sa bangko sa van na binili. Karamihan sa amin, naka-mortgage yung mga sakyan. Hindi namin malaman ngayon kung paano kami makakuha ng pambayad. Problema pa nila, pag nakapasada na, maliit pa rin ang kita dahil di naman pupunuin ang van. Sabi ng driver na si Jeffrey, kung bago mag-lockdown, halos sapat lang ang kita nila. Sa kwenta niya, ang 6 na biyahe, papatak na lang sa 2,400 pesos sa isang araw. Yung 9 na pasahero, kung maka-6 na biyahe ka po, ano lang yun eh, nasa 2 plus lang yun, 1.5 yung boundary mo, tapos diesel mo pa, nasa 1.5 din, kulang, abuno ka pa. Gate ni Bert Swan Singh, senior consultant ng DOTR, walang taas pasahe. Ang prioridad daw ay sumunod sa ilalatag na guideline, kabilang na rito ang automatic fare collection system para walang abutan ng pera sa biyahe. Dalawa ang purpose niya. Isa yung kumpot sa pamasahe. Pangalawa, yan yung paggagamitan ng data na kakailanganin naman ng DOH for contact tracing. Pero ang mga traditional jeep, hindi patiyak kung kailan makakapasada. Sabi ng IATF, papayagan sila kung kulang pa rin ang mga pumapasadang mga modern jeep at UV Express.
Kaya marami sa mga jeepney driver nanlilimos na sa kalsada. Sabi ni Epifanio, mula umpisa, suportado naman ng grupo nila ang jeepney modernization. Pero saan naman daw nila kukunin ang pang down payment at pambayad sa 2 million pesos na modern jeep? Ang problema lang, nagtayo na nga kami ng korporasyon, yung financial naman ang problema namin, wala po naman kaming makukunan kung paano kami makapag-umpisa. Sabi pa ng Ibon Foundation, sa totoo lang, mas ligtas sa mga traditional jeepney na hindi naka-aircon. Mas mabilis raw kumalat ang virus sa mga air-conditioned na lugar kaysa sa bukas ang bintana kaya't mahangin, ayon daw sa ilang pag-aaral. Hindi ko po alam kung anong kwalifikasyon ng Ibon para magbigay ng ganitong conclusion. No? Pero ang ordinaryong mamamayan po, alam naman na pagharapan talaga ang upuan, talaga namang mas mataas yung tsansa na magkahawahan. May hierarchy po tayo ng public transport at nasa baba po ang mga jeepneys. Kung kulang naman po ang supply ng bus, ng modern jeepney, ikukonsidera naman po natin ang paggamit ng mga jeepneys. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Tinutuo ni megastar Sharon Cuneta ang bantang idudulog niya kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang banta ng isang netizen na gahasain ang anak niyang si Frankie Pangilinan. Nagsimula na po ang NBI na mangalap ng impormasyon tungkol sa netizen yan. At nakatutok si Tina Pangnibantere. Kay DOJ Secretary Menardo Guevara na mismo idinulog ni megastar Sharon Cuneta ang ginawang pagbabanta ng isang netizen sa kanyang anak na si Frankie. Ni-report lang sa akin yan on a personal basis ni Sharon Cuneta, no? Kasi for many years ako yung kanyang personal lawyer. She was very upset about it and that she's planning to file the appropriate criminal complaint with the Department of Justice. Having said that, I advised her na, well, you should get your lawyer to prepare your complaint. Nag-viral ang galit na galit na mensahe ni Sharon sa netizen matapos sabihin ng netizen na kung 12 taong gulang lang daw siya, ay gagahasain niya si Frankie. Sabi pa ng netizen, hindi siya makukulong dahil sa Juvenile Justice and Welfare Act na nagtatanggal ng criminal liability sa mga may edad 12 taon pababa. Batas na iniakda ng ama ni Frankie na si Senador Kiko Pangilinan. Sa gitna yan ng kampanya ni Frankie laban sa paninisi at pamamahiya sa mga biktima ng rape. Si Sharon hindi nagpigil sa kanyang galit sa lalaki na tinawag niyang duwag. Hahanapin daw niya ang lalaki at pananagutin sa batas. Sabi pa ng megastar, anak siya ni Pablo Cuneta, ang yumaong dating mayor ng Pasay. Mali raw ang binangga ng netizen na tinawag niyang isang demonyo. Ang ama ni Frankie na si Senator Kiko Pangilinan nangangamba sa kaligtasan ng kanyang anak. Nakakagalit at nakakalungkot daw na may mga ganitong tao na ama pa naman daw na nakapagbibiro tungkol sa rape. Nagpapasalamat daw si Senator Pangilinan sa mga nagpapakita ng suporta kay Frankie at sa kanyang pamilya. Sisikapin daw nilang gumawa ng ligtas na online environment para sa kanilang mga anak. Sinikap namin makapanayam si Sharon pero hindi pa siya nagpapaunlak sa amin. Pero sa mga post niya sa social media, sinabi niyang natukoy na niya kung sino ang netizen, kung saang kumpanya ito nagtatrabaho at nasa London daw ito. May isa pang netizen na nagsabing nahack daw ang account ng umano'y nagbanta kay Frankie. Pero pinost ni Sharon ang screen grab ng banta ng netizen at sinabi ng aktres na hindi nahack ang account nito. Ayon sa NBI Cybercrime Division, kaya naman nilang ma-check kung nahack nga o hindi ang isang account. Possible yun, ma'am, kasi sa mga experience natin dati, may mga gumagamit ng account mo, yung they're stealing your identity to create an issue. Yun ang mga i-check natin, ma'am. Hindi naman natin kailangan paniwalaan kagad dahil sa experience na rin namin, may mga specific approach na rin kami to identify kung totoo yung sinasabi. Nagsimula na rin daw ang NBI Cybercrime Division na mangalap ng impormasyon kaugnay sa netizen. Tinitingnan na namin, kinukulate na namin yung mga information. Pagka kasi sa cybercrime related, may jurisdiction tayo. Kahit na ang subject mo is nasa ibang bansa. Sabi ni Secretary Guevara, ang mga ganitong banta sa social media, sakop daw ng batas. Yung mga ganun, constitute threats, no? And punishable under our revised penal code. Mm-hmm. So, kung itinaan mo yan,
sa internet, sa social media, then na-aggravate yung imposable penalty. Kasi it creates yung fear, eh, no? Nandun na eh, na-commit mo na yung gusto mong, yung objective na gusto mong ma-achieve, takutin yung tao. Pwede rin daw padalhan ng sampina o notice ang inireklamo kahit pa nasa labas ito ng Pilipinas. Ang Philippine Commission on Women naman, mariing kinundena ang mga banta ng rape laban sa mga kababaihan, pati na ang tinawag nitong normalization of rape. Ang mga ganitong aksyon daw, pinagpapatuloy ang rape culture na hindi katanggap-tanggap. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mula modified ECQ, balik sa General Community Quarantine o GCQ ang lungsod ng Talisay sa Cebu. Sa kalapit na Cebu City naman, naka-ECQ. Ipinagbawal muna ang paglabas at pagpasok ng mga stranded. Sa bayan naman ng Daan Bantayan, ang alkalde nagpositibo sa COVID. Pero bago niya yan nakumpirma, dumalo siya sa isang pulong kasamang iba pang mga alkalde sa Cebu. Nakatutok si Dano Tingkungko. Maaga pa lang, marami nang nakapila papasok sa mall na ito sa Talisay City, Cebu. Ang ilang barbershops bukas at marami rin ang mga sasakyan sa kalsada. Buhay na kasi ulit ang mas maraming negosyo at trabaho sa lungsod matapos itong ibalik sa General Community Quarantine simula ngayong araw. Pero dahil sa pandemya, aminado ang ilang nagtitinda na dehado ang kanilang negosyo. Kaya sana, pero benta. Sa 15 raw niyang dyaryo naman ni Jennifer, 7 pa lang ang naibebenta kumpara raw noon na mabilis maubos ang paninda. Ngayon na talaga ang benta kasi ang tao natakot lumabas. Ngayon, natakot sa COVID-19. Ganyan. Kaya walang benta. Kulang sa pagkain ang benta namin. Nitong June 16, isinailalim ang Talisay City sa modified ECQ. Pero kasunod ng rekomendasyon ng Cebu Provincial Government, inaprubahan ng Interagency Task Force na ibalik sa GCQ ang Talisay City. Gayunman, gusto ng alkalde na panatilihing mahigpit pa rin ang mga protocol kontra COVID sa lungsod. Kung gina ng kapulisan ugang army na na-station diri pag MECQ, at ang ato ang protocols, especially sa guidelines na i-follow sa EO regarding quarantine passes, regarding social distancing, magpabilin yun mo nang nihangyo yun ko sa kadagkuan sa kapulisan na ibilin yun ni ato ang mga tropa din na naakaroon sa Talisay. Magiging maganda raw ang resulta sa darating na mga linggo o buwan kung ipagpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad sa mga safety measure. GCQ is really for the economy, for people to get to work and for transportation to be there for people to get to work. But as far as leisure is concerned, kana magsuroy-suroy, kana mulakaw na walay queue pass, na mulakaw na walay essential na buhaton, na paliton, we will be strict with that and ato ang mga men in uniform know that already. Kaya kahit GCQ, marami pa rin ang nakakalat na mga polis. Kinikailangan kasi talaga namin lang yung social distancing at saka wearing a face mask. Lahat ng mga establishments ito o kaya yung mga places of convergence, andun ang mga polis. 91 ang COVID-19 active cases sa Talisay City ayon sa Public Information Office ng Lungsod. 60 ang gumaling na, 27 naman ang nasawi. Ang Cebu City naman na nananatiling nasa enhanced community quarantine, pansamantala munang ipinagbawal ang paglabas-pasok sa lungsod ng mga locally stranded individuals o LSI. Utos ito ng Department of Interior and Local Government para maiwasan daw ang pagdami lalo ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa tala ng Cebu City Health Department, ngayong araw umabot na sa 4,449 ang COVID-19 cases. 37 ang nadagdag ngayong araw. Isa ulit alkalde sa Cebu Province ang nagpositibo sa COVID-19. Si Daan Bantayan Cebu Mayor Son Shimura mismo ang nagkumpirma nito. Nagkalagnat at ubo raw siya noong June 18. Kahapon, lumabas ang resulta ng swab test na positibo siya sa virus. Bago raw nito, negatibo siya sa mga rapid test kaya nakadalo pa siya sa mga pagpupulong kasama ang ilan pang mayor ng Cebu. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuha ni Mayor Shimura. Dano Tingko, Nakatutok, 24 Oras. Gaya po nung industriya ng pagbiyahe sa pamamagitan ng eroplano, yung tinatawag na air travel industry, nararanasan po ng mga kumpanya ng mga provincial bus ngayon ang hirap din dahil sa quarantine. Hindi bababa sa 4,000 empleyado na nila ang nawala ng trabaho. Nakatutok si Ivan Maynila.
Karaniwang hindi nawawala ng tao sa mga ticket counter na ito sa arawang biyahe papuntang Bicol ng bus company na ito sa Pasay City. Pero heto't mahigit 3 buwan na silang ganito dahil tigil operasyon pa rin ang mga provincial bus. Tila sinasalamin ng mga terminal na ito ngayon ang lungkot ng hindi bababa sa 14,000 empleyado na mga miyembro ng Provincial Bus Operations Association of the Philippines o PBOAP. Sa kanilang pagtaya, may hanggang 10,000 bus na may linya mula sa mga probinsya papasok ng Metro Manila ang naapektuhan na nagpapatuloy na lockdown at bawat isa may hindi bababa sa isang empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa tigil pasada. Ito yung mekaniko, ito yung dispatcher, yung inspector, ticket seller, yung mga personnel mo na ginagamit sa terminal. So ito yung pagka during the pandemic, ang unang natanggal sa trabaho dito, yung mga support staff. Hindi pa naman daw natatanggal sa trabaho si Jay Alcantara, isang driver-conductor na inabutan ng lockdown sa garahe nila sa Pasay. Hindi nga raw niya malaman kung anong mas mainam, ang sabihan na wala na silang trabaho o paghintayin at paasahin sa bukas na walang kasiguruhan. Sa ilalim kasi ng new normal sa mga bus, etche pwera na mga konduktor dahil sa isinusurong na automated fare collection system. Sana naman na hindi, pero parang bulbalita talaga na magbawas daw po talaga. Anong pakiramdam dito? Tagilid talaga po siya. Gusto ko nga sa aming umuwi. Sakaling maisalba si Jay na kaya din naman magmaneho, ibang usapan pa sa mga provincial bus kung magpapatuloy sila ng operasyon na kalahati lang ang kapasidad ng kanilang mga bus ang pwede nilang isakay. Problema yan dahil hindi naman daw nagbabago ang gastusin sa kada biyahe. Sa kanilang kwenta, karaniwan daw nakakonsumo ng mga bus ng 1 litrong krudo sa bawat kilometro. Ang biyaheng Pasay pa Baguio halimbawa, 250 kilometers ang distansya, kaya 250 litro ng krudo ang konsumo. Sa 30 pesos kada litro, papatakyan ng 7,500. Ang toll, sabihin na raw na 1,500 at ang sweldo ng driver at konduktor, 2,000. Ang karaniwang kwenta sa pamasahe, 2 piso kada kilometro bawat pasahero. Sa 250 kilometro, 500 pesos ang pamasahe bawat isang pasahero. Kaya kung kakalahatiin ang karaniwang 45 pasaherong kapasidad ng bus, hindi na raw kikita ang mga bus company. Direct expenses pa lang yan. So, wala kang pambayad ng iyong indirect expense. Yung bayad mo sa amortization mo, yung bayad mo sa registration mo, yung bayad mo sa insurance. Pinag-aaralan pa ng IATF kung kailan muling papayagan ang pagbiyahe ng mga provincial bus. Pero malinaw, maliban sa pagpayag sa kanila ay kailangan daw nila ng subsidiya o anumang uri ng tulong mula sa gobyerno. Dahil sa ngayon, hindi malinaw kung paano sila makapagpapatuloy ng operasyon kung kalahati lang ng kapasidad ang kanilang maisasakay. Nauna na nag-anunsyo ang Victory Liner na magtatanggal sila na mahigit 400 empleyado. Ivan Mayrina nakatutok, 24 Oras. Bagsak presyo po ngayon ang mga seafood sa Puerto Princesa City sa Palawan. Mababa kasi ang demand para rito mula nang magsara ang turismo dahil nga sa COVID pandemic. Yan po ang Ronda Provinsyang tinutukan ni Chino Gaston. Punong-puno ngayon ang murang isda at iba pang yamang dagat ang mga palengke sa Puerto Princesa. Mula sa mga pang-export na isda gaya ng tuna, talakitok at blue marlin hanggang sa mga alimango, seaweed at iba't ibang shellfish. Bagsak presyo dahil sa umaapaw na supply matapos tumigil ang turismo dala ng lockdown dahil sa COVID-19. Maraming bagsak talaga ng mga sa kalipapa. Medyo mura-mura. Si Chinchin Haron na halos araw-araw na may malengke sa pamilihang bayan ng Puerto Princesa, natutuwa sa napakamurang mga isda. Ang galunggong na kadalasang sukatan ng presyo ng mga bilihin, nabili niyang 30 pesos lang kada kilo. Gayong naglalaro ito sa 200 hanggang 250 pesos sa Metro Manila at iba pang lugar. Yung dati po, meron pa nga po tag 30, minsan po mga 20, yun po yung pinakamura yung 20 pesos dati na galunggo. Halos lahat ng mga bankerong kumikita noon sa turismo ang napipilitang mangisda para kumita ng pera. Marami sa mga itinuturing na class A na isda na ma-order lamang noon sa mga restaurant o di kaya sa mga resort ang mabibili ngayon sa mga palengke ng lungsod. Yung puti? Direkt ang tinamaan ng bagsak presyo ng mga isda si Nonoy Villavista at mga kapitbahay niyang nagpapalaki ng mga lapu-lapu, talakitok, lobster at iba't iba pang live seafood para ibentang buhay sa mga hotel at restaurant.
Sa loob ng mga fish cage na ito, aalagaan ang mga isda hanggang umabot sa 1 kilo ang timbang. Ang problema, ang dating 700 pesos na lapu-lapu, 120 pesos na lang kada kilo sa palengke. Nakakabenta ba kayo ngayon? Wala benta kayo, wala mang hotel. Wala kasing biyahe ng kuan. Ang lakas kasi mga Chinese. Sa Metro Manila, base sa DTI monitoring, noong huling linggo ng Mayo, 230 hanggang 250 pesos ang lapu-lapu kada kilo, pero dito 100 hanggang 120 na lang. Napakamura rin ng 120 pesos kada kilo na talakitok na karaniwang nasa 260 hanggang 400 pesos. Gayon din ang lobster na kadalasan ay nabebenta ng 3,000 kada kilo sa Metro Manila. Sa ngayon, napipilitang pumalaot si Nonoy para may mahuling isdang pangkain sa kanyang pamilya. Kung may sobra mang isdang pambenta, swerte na raw kung kumita siya ng 200 pesos matapos ang magdamag na pangingisda sa laot. Mula Puerto Princesa sa Palawan, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Naiipit ngayon sa mabigat na traffic ang maraming motorista sa EDSA. Ang ilang commuter na inabot ng siyam-siyam kakaintay ng masasakyan kaninang umaga, ayun na naman, hirap din ngayon sa pag-abang ng biyahe pauwi naman. Nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano. Mel, kahit GCQ pa rin ay nagbigat ang daloy ng trapiko sa maraming bahagi ng EDSA ngayong gabi. Halimbawa sa northbound lane ng EDSA, nagsimula yung pagbigat mula Buendia tuloy-tuloy hanggang lagpas White Plains. Luluwag yan o lumuwag yan bahagya pagdating ng Cubao, pero pagdating ng lagpas North EDSA hanggang Monumento ay kinailangan ulit magbaon ng pasensya mga motorista. Ang mabigat na daloy ng trapiko ngayon ay sinamahan pa ng biglang buhos ng ulan at ang pagdagdag ng mga pinayagang pampublikong transportasyon ngayong araw. Pero kahit na dinagdagan yung mga pwedeng sakyan, ay marami pa rin yung hirap sa masasakyan. Halimbawa, si Mang Freddy na 3 oras naghintay na makasakay ng MRT kaninang umaga, e 3 oras ulit ang inaasahan niyang paghihintay ngayong gabi. Akala raw kasi niya mas madali ang biyahe dahil mas maraming bus. Yung pala, marami rin siyang kakumpetensya. Ang trabaho, sabi, may bus na eh, walang pagpala. Ano yung inasahan ninyo ngayon? Yun na, MRT na lang para makauwi. Makauwi. E paano yan, matraffic pa? Oo, oh, sa kung na lang, pila na lang po yun. Paano gagawin mo? Pipila na lang ko sa MRT po. Saan ka na ni Bago? Mas maraming kotse ngayon eh. Kasi dati. May magandang balita sa mga nagmamaneho ngayon dito sa EDSA. Mas maluwag na ang sitwasyon kumpara kanina sa lahat ng bahagi ng EDSA maliban na lang sa Cubao southbound hanggang Pitwason. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Kabilang sa mga binuksang ruta ng bus ngayong araw ang biyaheng PITX Sukat at Valenzuela Gateway Complex Monumento. Pero dahil sa mga pagbabago sa ruta, ang diretsyong biyahe ng ilang commuter noon napalitan ng 3 sakay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 4,000 bus sa 31 ruta sa Metro Manila ang bumiyahe ngayong araw. Kabilang na sa mga bagong bukas na ruta ang PTEC, Sukat sa Parañaque. Mahabang pila ang sasalubong sa mga commuters dito sa PITX Terminal sa Parañaque City. Iisa lang kasi ang kumukuha ng temperature papasok ng terminal. Kaya naman di maiwasang uminit ang ulo ng ilang commuters. Dapat nag-provide sila ng another entrance po, pero makapasok naman yung tao. Kailangan siguraduhin na lahat ng pumapasok dito, mas screen test, di ba? Tapos lahat dumaan sa footbath, dumaan din sa temperature check, kaya nagkakaroon ng konting antala. Kaya nga tayo humingi ng konting paunawa sa ating mga pasaheros. Bago makasakay ng bus, may mga health protocols rin kailangang sundin. Bilang bahagi ng pag-iingat sa sakit na COVID-19, bawat pasahero kailangan dumaan sa temperature check. Ang kanilang mode of payment, cashless, para maiwasan ang direct contact, at 50% lamang ng capacity ng bus ang papayagan para ma-observe ang social distancing. Meron tayong contact tracing. Kung malalaman natin dito kung ano yung sino yung sakay at kung kailan sa sumakay. Ganito rin ang sitwasyon sa Valenzuela Gateway Complex kung saan nagsimula na rin bumiyahe ang mga bus papuntang Monumento at pabalik. Kung ano lamang po yung mga inilatag po na mga pick up and drop off point, doon lamang po yung amin pong ipinagsisilbi po. Bago pumasok ng terminal, may hand wash area, temperature check, foot bath at kailangang sagutan ng health declaration form. Maganda naman sa mga
tao na ganyan ang gawin, na palagi maghugas ng kamay, magdala ng alcohol. Dahil sa mga pagbabago sa ruta ng bus na pinaikli ang mga biyahe, ang dating diretsyong biyahe ni Mang Clemente mula Valenzuela hanggang Alabang, pahirapan ngayon. Bali, tatlong sakay na po ngayon. Medyo matagal lang po talaga sa biyahe. Pero sa kabila ng mga nagbukas na ruta ng bus, may mga nahihirapan pa rin sumakay. Si Jane, 2 oras nakipagpatintero sa mga sasakyan. Sa huli, sumakay na lang siya ng taxi kahit magastos. Always naman taxi. Ngayon lang ako nag-try na magbasana para makatipid. Eh, wala pa eh. Kanina pa nakikipaghabulan ako. Kasi ang dami namin, tapos lalaki yung mga kasabayan ko. Ang mga Colorum na e-trike naman nag-terminal na sa kanto ng Nia Road sa Rojas Boulevard. Alam namin pong bawal kasi wala naman po kaming ibang pagkakitaan. Para sa amin po, para mabuhay yung pamilya po namin. Walang masakayan po eh. Lalan. May lahumay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. There's a new dance craze in town, ang binibigay ng mga Kapuso Star. Makisayaw tayo sa chika ni Lars Santiago. Hashtag Binibining Marikit Challenge is on! Hindi lang sa TikTok world, kundi pati mga celebrity na humaling na ring makindak sa patok na challenge na yan. Sumali na sa dance craze na yan si Raver Cruz. Sinabayan pa siya ng kapatid niyang si Rogan Cruz. Ang kilala rin sa husay sa pagsayaw na si Miguel Tan Felix, nakiindayog din. Pahuhuli ba naman ang Kapuso Hank na si Ruru Madrid? Pati si Christopher Martin, nakihataw na rin. Mawawalan ba naman ang version ang bad boy ng dance floor na si Mark Heras? Ang version niya ng prima donna star na si Will Ashley, umani na ng more than 1 million views sa TikTok. Naka 1 million views din si Dave Bornea sa post niya ng pagsayaw ng click na Binibining Marikit. Hindi rin nagpahuli ang mga babae dahil may version din ng sayaw sina Yasmin Curdy at Starstruck 7 Female Ultimate Survivor Shane Saba. Hashtag couple at sibling goals din sina Barbie Forteza, Jack Roberto at Sanya Lopez na hindi rin inatrasan ang challenge. Nakijoin din dyan ang Team Jolly, sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Ang Kapuso couple ding sina EA Guzman at Shaira Diaz, hindi lang isinayaw. May iba pang twist na ginawa sa challenge. Sobrang hit ng Binibining Marikit Dance Challenge dahil pati ang mga Kapuso child stars na si Rafael Landicho at Seth De La Cruz kumasa rin. Makikisali rin ba kayo sa dance challenge, mga Kapuso? Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sayang na miss nyo, ginagaya nila kanina. Binibining Marikit. Sayang. Yeah, Med, pakita mo sa amin. Binibining Marikit. Sayang, ang galing eh. Tama na. Okay. At yan po ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutunog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga Kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga Kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.